Ano merong view? Ang meron dito sa lugar. Napakagandang view. Ayan po. Sariwa-sariwa ang hangin po. Talaga. Bundok ng ano yan? Hindi na namin alam. So, sige. Aalamin ko na lang po sa Google Map kung ano yung bundok na yan. At ilalagay ko na lang sa details. Siguro, sariyaya mo yan eh. Kasariyaya yan, siguro. Hindi ko na humatrak eh. Ayan po. Enjoy the view. Ayan po. Nasa gilid po ako ngayon. Nasa gilid po ako ngayon. Ito, makikita nyo ito yung boundary. Ito. May bakod po yan na barbed wire. Ngayon po, para lang po putanay natin na napakaganda po ng mga view sa paligid dito. Medyo tatawid po tayo dito ah. At kasama ko naman po yung may-ari ng lupa. Siya naman po nag-agid sa akin. Para makita nyo yung view. So, ito pong tinalakaran namin. Hindi na po ito property. Yan po yung property. Yung napakaraming puno na yan. Panaanong panalo ko kayo sa mga puno. Ito po, papakita ko lang sa inyo kung anong view meron dito. Ayan po. Ito naman ang ganda. Sipin nyo po ha. Gano'n ka. Ayun ako. Ayan, zoom natin. Ngayon po kasi makulimlim yan. Kaya nga hanggat maaari gusto ko po mag-vlog na may sinag ng araw. Kasi yung, iba yung tama ng araw sa mga puno at saka sa halaman. Pero dito po, kahit ganito yan. Ayan po, tanaw na tanaw. Napakagandang view deck po ito. Ang pagitan lang po, ayan lang po. Yan lang. Yan. So kung magtatayo kayo ng 2-story house dito sa area na to. Kitang-kita ho talaga. Ito po. Dito pa nga lang oh. Nakalubog pa nga ho kami sa lupa eh. Kitang-kita na. Sige, lakad pa tayo ng konti. Para mas maganda-ganda. So, pasin tapit, nakikiraan po tayo sa may-ari ng lupa. Pinapakita ko lang po kung ano meron dito sa... Kung ano merong view ang meron dito sa lugar. Napakagandang view. Ayan po. Sariwang-sariwa ang hangin po. Talaga. Bundok ng ano yan? Hindi na namin alam. So, sige. Aalamin ko na lang po sa Google Map kung ano yung bundok na yan. At ilalagay ko na lang sa details. Siguro, sariyaya mo yan eh. Kasariyaya yan, siguro. Hindi ko na humatrak eh. Ayan po. Enjoy the view. Lado. Ito yung lado. Parang ponkan pag lumaki pa. Bango? Ang bango nito. You know, nandito tayo. Kasama ko siya, tuturo ko lang. Sige, naka-vlog pa tayo, sir. Sige. Ano, sir, okay lang. Kasi pinapakita ko lang kung ano yung nandito. Gano'ng kababait ang mga tao dito. Yung bahay yung malaki na, ano mo? Oo, kanina na. Yan nga po, ulitin ko po, yan po. Nagulat nga ako nung nagbablog ako na may nakatirik pa lang ganyan dito. Ang laking bahay. Napakagandang bahay. Nakita mo yan. Kanino po yung napakagandang bahay? Kanino po yan? Sa inyo po. Ganda. Hindi, nahihiya. Wala man akong permisong videoan. Pero yan, tanaw naman po dito. So yan po, ito po. Napakababay ito ng mga tao dito. Sa mga nanonood po, ito po. Ito rin po ang harap sa inyo. Nakangiti yung mga tao po. Huwag kayong mag-isip. Punta lang po kayo dito. Pag may tripping po, edi schedule na lang po kayo sa amin. Message na lang po ako. Ayan, good day po sa inyo lahat. Sinitan po ito. And yan, welcome po sa aking bagong vlog. Ito po ang mapapanood nyo po ngayon. Ito po ay 8,100 square meter. So, dalawang titulo po siya. Isang 4,933 square meter at saka 3,167. Total of 8,100 square meter. So, TCT po siya. Maganda po yung titulo niya. Okay po siya, TCT. And marami po siyang fruit bearing tree. Like ito po nakikita nyo ngayon. Ito po ay rambutan. So, may mga sinturis, may niyog, may rambutan. And po, mga kapitbahay po yan. So, yun nakikita nyo po yan ay yun na po yung boundary. May bakod po yan. And may muhon po yung sinusundan. So, may mga muhon na rin po ito. Ngayon po, nandito po ako sa isang part kung saan po nandito yung... Kasi ito po ay may pagka-overlooking. Kaya lang po, since yan nga po makita nyo makulimlim, hindi masyado matanaw. So, yun nga, medyo talagang hindi natin makikita yung partly overlooking. So, yung lupa niya po ay, ano po siya, kung tawagin ko po ay parang kulot na lupa. Hindi man kulot na kulot, parang may kumukulot. Pero patag siya.
Hindi siya tagilid. Hindi siya pababa. So may konting-konting kagaya nun. Ito medyo pataas lang ng konti. Pero hindi siya yung mahirap act. Basta konting-konti lang talaga. Super gradual lang. Ayan, makikita nyo dito sa position na to. Yun po yung angle niya ng pataas. Pero kung nandito kay personal, technically patag po siya. Ayan, yan po. Punong-puno po siya ng mga tanim. Sa ngayon po matataas yung mga damo. And yung may-ari ng lupa, nandun. Nagpunta kanina dun. So dito po muna tayo pupunta. Since ito yung pinakama... mas na dadaanan, mas mababa yung mga damo. Yan po, dito yan, makita nyo, bukid. Bukid na pamamuhay. Tapos tahimik. Tahimik talaga. So, anong pwedeng gawin dito? Siguro, pwede nyo gawin parang private farm na may pool. O gusto nyo, alagaan nyo ng panabong ng manok. Kasi maganda po ang klima dito. Ang location po nito ay Barangay Matipunso. Barangay Matipunso, San Antonio, Quezon. So, sa mga hindi po pampamilyar, ang San Antonio po ay napakagandang bayan. Ito po ay likod lang ng Lipa City, Batangas, katabi ng Padre Garcia, pero ang nakakasakop ay Quezon. So, kalamitan kasi pag narinig po ay Quezon, malayo na. Hindi po. Ito po ay kung babiyahin niyo po sa Manila, via Lipa, siguro mga kulang-kulang lang po ha. Kulang-kulang. Basta isang oras, mga dalawang oras po yan. Ganyan. 2 hours. So, ito po, kasama pa po yan. Pagbaba po yan, kasama din po yan. Kasi 8,100 po. So, ang baba po niyan ay malaking ilog po. Pero malalim po, sobrang baba. Yung kabila po niyan ng ilog ay Lipa City na po. Gaya po sabi ko sa inyo, likod at tabi po ng Lipa City, ang San Antonio, Quezon. So, sige po. Wala dito naman. Yan yung... makikita o tanawin nyo yan. Medyo makulimlim nga po eh. Ayan, si Ma'am Angie na papunta dito. So dito po may mga tanim na saging, may mga saba at saka latundan. And then dito mga centuries naman. Na lado. Alam nyo po yung lado. Yung lado po ay para siyang ponkan style. Para siyang ponkan na klase ng dalandan. O centuries kung tawagin namin. Ang mga niyog naman po ay sa ngayon ay yan. Pa ito pang makapuno ito eh. Tapos ito naman yan, ito yung buko talaga. Pasensya na po kayo, hindi talaga makita kasi nga ako makulimlim. Siguro magkiklip ako dito ng ibang araw na yung sunny day talaga. So dito po nyo makikita yung overlooking view. Kung mahahawi po yan. Yung mga puno na yan. Pero syempre, sayang naman po at hangga't maaari ayoko magputol ng puno. Pero kung gusto niyo po at gugustuhin niyo at makita talaga yung full view, eh yan po, overlooking po yung part na yan. Sure po ako sa inyo. Kasi may dinagdag naman po ako isang clip dito na makikita niyo kung ano yung view nung katabi. Grabe hong kaganda ng view doon. So, hindi ho madamot ang lugar na to sa tanawin. Yun nga lang ho, talaga may mga harang po siya na mga yan, naharangan po siya ng mga puno at saka mga dahon. Kaya wala po ngayong view. Pero, meron po ito kung mahahawi po lahat. Anyway, yung mga puno naman po dyan, puro centuries at niyog. So, kung hindi nyo man ho kakilanganin, at okay naman sa inyo na, at dito pa lang ho, ang dami naman pong puno dito. So, yun, para makuha nyo po yung view. Dito, naku, napakaganda pong maglagay ng kubo dito. So, semi-panoramic view po ang mangyayari. Dito pa lang ho, kita ko na yung tanawin dun. So, may view po ito, promise. May view po talaga ito. Again, so, diretso ka lang po. Mag-iikot-iikotin po natin. Hindi ko na po maiikot hanggang baba doon. Kasi pababa po ito. Eh, sige, papakita ko na rin po sa inyo. Ito po yung area. Ito po yung area na pababa. Yan. So, para makita nyo po yung angle ng kanyang pagka-slope. Ayan, so dito makita niyo yung patag. Diyan tayo galing kanina. Dito pala. Tapos, biglang ganun na siya. Pero hindi pa rin yung siya bagsak. Hindi siya slide na slide. Ano mo yung drop lang ng konti. Tapos papatag, then another drop ng konti. So, anandi dito po ay mga centuries at rambutan din. Then dito, ayan, makita niyo na yung overlook ng kabila. Kasi ito po ang pinakababa nito ay ilog. Then, yung kabila is yung katapat nito na terrain, pero lipa na. So,
lipa climate po dito. So naghahanap po ng lipa climate. Ito po. Ngayon po ay alas 8:45 a.m. So magalamig. May pagkamalamig po yung klima niya. So ikot po tayo hanggang sulok. Ito mga kalamansi po ito. Ay, hindi pala ito kalamansi. Sorry. Alam ko kalamansi. So yun, mataba po ang lupa dito. Hanggang dito ang sulok ng property. Hanggang dito pa. Ayun na may-ari. Nandun yung nakaputi. Si Sir Dentor. Ayan. Yan po makikita nyo sinusundan na yan ng mga bakod na barbed wire at saka mga halaman. Yan na po yung isang boundary dito sa isang gilid ng property. Tapos dito po yung isang view na pinakita ko yung maganda. Sa kabilang side niyan. O, ayan o. Nangyong may-ari. So, ito lang. Tumaas na ng konti. Tapos patag na patag pa rin. Ayan o. Itong tanawin dito. Itong mga... Makikita nyo kung nasa nakapwesto yung mga puno. Kasi kung mababang mababa siya, yun yung pababa talaga ang lupa. So, may konti lang. Konting-konti lang talaga. Bumaba lang ng konti. Dito naman. Mula naman doon. Pagpunta dito. Paangat lang ng konti. Tapos, ayan. Surface. Patag na patag uli. Maganda, maganda po yung setup niya. Ayan, dito na yung mga rambutan. Oh. Malalaki na. Namumunga na po yung mga rambutan. Ayan, so pwede nito. Tuloy na tayo sa kabila. Diretso ko na doon. Doon sa may right of way. Ayan, samahan niyo tayo. Pupunta tayo sa may right of way. Kasi po to ay dikit sa sariling right of way po yun. So, kasya po ang mga sasakyan dito kasi po, yung former na may-ari nito ay Tagalipa. Yung una po may-ari nito ay Tagalipa. Then, ito pong may-ari ngayon ay local na talagang taga rito po sa Matipunso. Ayan po, gilid na po yan. So, mayroon naman po kami po provide na mga document na lot shape. So, sa mga magtatanong, mag-i-inquire, isesend ko po sa inyo. So, ano pong maganda dito gawin? Pwede kayo mag-farm ng game farm. Panabong ng manok. Napakaganda po ng klima. Lipa climate po ito. So, ito po, kinatatayo natin na po nito. Ito na po ay right of way na po ito. Kasi nga po, may isa pa hong lote dito. Ito yung may view na napanood ninyo kanina. Kung nakita nyo, may marapakagandang view. Ito yung daan niya. At daan din ito, katabi ni itong property. Tapos, dire-diretso po yun doon. Hindi lang ho siya talaga nagagamit. Kaya po ganyan ang itsura niya. Pero kung halimbawang kayo nandito na at pinakikinabangan nyo na itong property, ito nga po yung frontage o gilid na adjacent or adjoined sa right of way. Tapos ito na po. Ito na yung right of way. So sa right of way, ano yung mga iisipin natin? Ito, ang surface niya may mga tuod-tuod pa pero madali lang naman po yan, dudurugin na lang yan, plus maraming aso pero hindi ko na humay to may dediretso doon ha. So bali papakita ko na lang sa inyo kung mamaya kung ano yung connecting barangay road nitong right of way. So ito po ay malapad, kung susumahin ko po nasa around 1-2 estimate ko po nasa 4 meters wide po ito. 3.5 to 4 meters wide po ito. Pero yung spacing po na may iiwasan na puno nasa 3 meters po 'yon. 2-3 meters po, I think. Pero sabi nga po pwede hong tanggalin 'yan. Yung yan ang maiwo-worry niyo lang dito is kung mababang sasakyan, pero hindi naman siguro kayo magdadala ng super babang sasakyan. So, tambak lang kung tutusin. Tambak lang. Ayan po. Yan lang naman po mga alan. Pero hindi naman nung malalaki yan. O, ayan po. Yan po, ikanto pa kanan. Tapos, diretso na po yan sa barangay road. Medyo may ilang mga meter pa. Siguro mga 70 meters pa papuntang barangay road. Tapos, neighborhood po yan. Ayan nga po. Ayan. Diba ho? Buhay-buhay doon talaga. Sarap. Buhay probinsya. Okay, so hindi pa po tayo tapos, ikutin ko po talaga para sa inyo lahat.
dito naman tayo sa isang gilid, pabalik doon kung saan tayo galing. Also, may isa pa akong daan na papakita sa inyo. Yun po ay option din. So, ito po ay daan. Pero hanggang dito po ang property. Ito po yung ginawa lang din para kung sakaling gusto ipasok. At dati rin, para din maging daan ng tao. Dati. Pero wala na ako kasing dumadaan. May sarili na kasi silang daan. Ito po ang daan nito. Dito din. Dati kasi daan tao. Ngayon, hindi naman nagagamit. So, ito. Dadaan na natin. Itong dinadaan natin. Ito nga po yung property line. So, halaman dati dito. Mga gulay-gulay. Dati na dito umuhin niya ko yung dentor eh. Some part nandito ang muna niya. Kasi right, parang yung right of way po pala, ito pala, explain ko, parang yung right of way, parang bahagi pa ng property. So, some part nandito yung muna eh, yung naalala ko. Anyway, hanap, hindi ko na humahanap ngayon, wala na rin ng time. Natakbo po yung oras sa video. Ituturo ko na po ulit kayo, pabalik sa loob ng property, sa isang gilid. I mean, galing kami sa frontage. Kaya ako nasabing frontage, kasi nandun yung talagang daan niya. Ayan. Ayan po. So ito po yung malawak na daan. Kasi po ang sasakyan, mahalaman na nga lang po talaga. Opo, binibidyo. May kidaan po muna. At may asong galit uli. Ayan po. So nilalatag ko na po talaga. So, parang digital tour talagang ginagawa ko para sa inyo. So yun, pagbalik dito, yun yung doon ako nagsimula, doon sa rambutan na yun, yun yung kauna-unahan na seconds ng video na to. Then, nandun yung isang daan. So iikutin ko po lahat ng sulok. Pera lang po doon sa pababa ha, hindi ko na ako naikot sa pababa. Diretso na kami. Aray. Teka, ikot huli. Ayan po. Yan po yung mga taga dito. Mababait po. Mababait po mga taga dito talaga. Ako po ay gano'n na po ako katagal sa San Antonio. Lampas 3 taon na po ako dito. Sa San Antonio. At kung maalala nyo po, bumili ako ng property dito sa San Antonio. Siya rin po yung may-ari. Sa kanya ko po binili yung property. Dito po ako nag-farm talaga. Kasi maganda po ang klima dito at malapit nga po sa Lipa. Hindi humo. Kasi karamihan, pag sinabing Quezon, karamihan sabi malayo agad. Hindi ho na. At ito po ang gustong-gusto ko dito sa San Antonio. Walang ka-traffic-traffic. Wala. Tapos balance siya. Hindi siya bukid na bukid. Hindi rin develop. Tama lang. Kaya masarap mag-farm dito talaga. Tapos ito. Itong barangay na to na Matipon. So ito ay klimang Lipa. Tsaka ano po, sa buong San Antonio, number one po sa ay, talaga. Alam nyo po. Kung ako po ay makakabili uli ng property, dito po ako bibili sa Matipunso. Malapit niya ang kinakoy din to. Ito na po yung muhon ng property. And susundan na po niya yan, yung linya, na gilid ay mga bahay. So, doon po tayo galing kanina, yan yung loob ng property. Kita niyo po, ganyan lang po yan, pero maganda yan. Lalo na pag natabasan, lalo na po talaga. Ito naman po yung isang daan, dito kami nanggagaling. Ito po ay hindi pa existing, pero sabi nga nila, tata, explain ko na rin yung daan. Ito po ay kung gugustuhin lang naman, pwede siyang magpadaan. Kaya lang, siyempre, kayo na ho ang mag-asikaso pagpapalipat ng mga metro. Yan po ay kalsada. Ay, okay lang ho, nanay! Nanay! Okay lang ho, videoan ko tong... Ayan po, dito po ako nag-park nung huli. Nung unang bisita ko dito, dito ako nag-park. So, diretso po yan sa Barangay Road. Yung Barangay Road po niya eh, sa ngayon po, yung pinaka-barangay route po niya, makikita nyo rin po mamaya, ay 2 meters wide. Tapos ito po yung mga kapitbahay nyo, na mababait. Ayun o, may magandang malaking bahay dito. Ayun po, oh, laking bahay. Kasama ko na rin sa video ah. Laking bahay eh. Ayun po oh. Oh. Akalain nyo po ba may ganyan dito, may parang mansion oh. So yun po, sa lahat po ng mga nanood ngayon at nanonood, sa lahat po ng mga interesado, i-message nyo lang po ako sa aking page dito sa Murang Farm Lot sa Batangas, Laguna, Quezon, or comment lang po kayo sa YouTube channel ko na Nathan's Farm Vlogs. Wait lang po ah, medyo may sounds. Ayun po, ulitin ko.
check on Nathan's Farm Vlogs. Please subscribe po kayo. At mula po ngayon, pipilitin ko po talaga makapag-post ng mga farm na sana ma-entertain or makuha nyo yung dream farm nyo dito sa mga vlogs ko. Ayan, medyo nakikita ko na yung view. Salamat po. Salamat po sa lahat ng nanonood. Ay, sorry, bago po pala. Kung gusto niyo po akong kontakin sa Viber, WhatsApp, or mobile number, 0936-954-0107. Maraming salamat po sa inyo na. Thank you. Okay, so yung right of way, kung napanood niyo po, ito po yung pinakadulo niya. Ito yung connecting niya. Tapos barangay road na po siya. So, mula po dito, tapos chapel po yan, then community, mga siguro mga 70 to 80 meters na distance na, or 90, nandun na po sa property. Tapos yan po, napakaganda po ng view dito. Maulap lang, pero kaya. Kung maaraw po, kita nyo yung kagandahan ng view. Ayan po, clip lang po ito para dun sa road right of way kung saan ang connecting. Ayan po siya.